Ayon sa Ukrainian media outlets, kahapon ay tinira ng Russia ang sarili nilang eroplano at bumagsak ito. Nangyari ang insidente malapit sa siyudad ng Alchevsk sa rehiyon ng Luhansk. Napagkamalan ng Russian Army na ang eroplano nila ay eroplano ng Ukraine. Kaya naman, inatake nila ito. Malaking dagok para sa Russian military ang pagbagsak ng kahit isang eroplano nila dahil hirap na silang palitan ito. Nagpataw kasi ang Western countries ng mga sanctions sa Russia at dahil dun, hindi na sila makabili ng mga importanteng components na kailangan para gumawa ng mga eroplano. Kailangan kasi ng Western technology para gawin ang mga eroplano ng Russia. Kaso dahil sa sanctions, hindi na sila makabili ng Western equipment, kaya hirap silang makagawa ng mga bagong eroplano. Kaya naman, kailangan nilang tipirin ang mga eroplano nila dahil hirap na silang mapalitan ang mga ito kung mapapabagsak. Hindi katulad ng Ukraine na regular na nakakatanggap ng eroplano mula sa NATO. Kailan lang ay kinumpirma ng US na ite-training na nila ang mga sundalo ng Ukraine sa paggamit ng mga sobrang lakas nilang eroplano. Pag natapos ang training ng mga sundalong yon, bibigyan na nila ang Ukraine ng mga sobrang high-tech na US fighter jets. Sobrang mas malakas ang mga US fighter jets kesa sa mga eroplano ng Russia. Kaya siguradong lalampasuhin sila ng militar ng Ukraine pag gumagamit na ito ng mga eroplano ng Amerika. Tapos unti-unti pang nauubos ang mga eroplano ng Russia. Kaya dadating ang punto na magiging outnumbered na ang mga eroplano ng Russia ng mga eroplano ng Ukraine. Habang tumatagal ang panahon, mas lalong dumadami ang malalakas na weapons ng Ukraine. Kaya kung hindi kaagad masasakop ng Russia ang bansa, siguradong matatalo ang Russian Army sa gera. Gamit ang mga NATO weapons, kayang mabawi ng Ukraine ang lahat ng mga teritoryo nila, kahit pa ang Crimea. Kaya wala talagang mapapala si Putin sa desisyon niyang lusubin ang Ukraine. Mas lalo lang lumakas ang Amerika at NATO dahil sa kapalpakang ginawa ng Russia sa Ukraine. Ang Russia naman ay magiging sobrang mahina dahil bumabagsak na ang ekonomiya nila, tapos gumagawa na rin ang Europe ng mga hakbang para matigil ang dependence nila sa Russian gas. Pag tumigil na ang Europe sa pag-angkat ng Russian gas at oil, sobrang magiging mahirap na ang Russia. At dahil dun, sobrang magiging mahina din ang militar nila. Kahapon ay napatay ng militar ng Ukraine ang 65 na sundalo ng Russia sa Southern Front ng gera. Nireport ito ng Operational Command South ng Armed Forces of Ukraine. Tinira ng Ukraine ang isang ammunition depot ng Russia sa rehiyon ng Mykolaiv. Ubos ang 65 na sundalo at 11 na armored vehicles. Bukod dun, pinasabog din ng mga puwersa ng Ukraine ang isang ammunition warehouse sa Nova Kakhovka. Tapos malapit sa rehiyon ng Berislav, pinasabog din nila ang isa pang ammunition warehouse. Sabog ang mga target at inaalam pa ng intelligence ng Ukraine kung gaano karaming mga sundalo ang namatay sa dalawang warehouse.